sa aking pagbabasa at pagsagot ng inyong mga komento ay aking nabasa ang komento ng ating ka-TH na si Mr. Bods. Siya ay humiling na ako ay gumawa naman ng content ukol sa mga treasure signs na aking naingkwentro at nakuhanan ng deposito. Naisip ko na medyo may katagalan na rin pala ang huling video na aking ginawa kung saan ako ay nagbahagi ng aking sariling karanasan. Kaya sa video na ito ay ating pagbibigyan ang kahilingan ng ating ka-TH na si Mr. Bods. Nagsimula ang lahat sa isang malaking bato na may kakaibang hugis. Ang taas na sukat ng batong ito ay nasa mga 10 talampakan at ang lapad naman nito ay nasa mga 6 na talampakan. Ang sadyang kakaiba sa batong ito ay ang kanyang hugis kung saan ito ay parang hugis mushroom o kabuti. Kinalalagyan ng naturang bato ay sa gilid lamang ng isang lumang daanan. Ito ay isang napakalumang daanan na mula pa sa panahon ng mga Kastila at ito ay nananatiling daanan hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Sadyang hindi tinanggal o binasag ng mga residente sa lugar ang malaking batong hugis kabuti sapagkat ito daw ay nakakaakit sa paningin ng mga taong bumibisita sa lugar at dahil sa ito ay nasa gilid ng daanan, hindi naman ito nakakasagabal sa mga tao at sasakyang dumadaan. Ang batong hugis kabuti ay meron itong isang butas sa kanyang kalagitnaang bahagi. Isa itong malaking butas kung saan ang sukat nito ay ating maihahambing sa kamao ng isang tao. Ang lalim naman nito ay nasa mga 12 o 15 pulgada. Kung susuriin nating mabuti ang pagkabutas nito, agad nating masasabi na ito ay man-made o gawa ng tao. Napakalinis at malaperpektong hugis bilog ang naturang butas. Ayon sa mga residente, meron daw isang dayuhang Koreano ang pansamantalang nanatili sa lugar. Palakaibigan ito at marunong siyang makitungo, kaya naman siya ay nagustuhan ng mga residente. Wala naman daw kakaibang napansin ang mga residente sa kinikilos nito, kaya kampante sila na ang naturang dayuhan ay nais lamang niyang mag-relax sa malinis at natural na kapaligiran ng probinsya. Ang dayuhang Koreano ay araw-araw daw itong nag-iihersisyo. Siya daw ay laging nagja-jogging sa umaga kung saan ay lagi niyang dinadaanan ang malaking batong hugis kabuti at sa tuwing madadaanan niya ito, siya ay pansamantalang nagpapahinga sa ilalim nito. Ang dayuhang Koreano ay lapitin din sa mga bata, kaya kung siya ay nakita ng mga batang nagpapahinga sa malaking batong hugis kabuti, siya ay madalas nilang lapitan para kausapin. Ngunit may isa sa mga bata ang nakapansin na sa tuwing walang tao sa paligid, pinapasok niya ang kanyang kamay sa butas ng malaking bato. Ayon sa isang bata, may isang araw na palihim niyang nilapitan ang dayuhang Koreano habang ang kamay nito ay nasa butas ng malaking bato. Ang napansin ng bata dito ay parang meron siyang pinupukpok at binabasag sa loob. Nang siya ay makita ng Koreano, agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa at naisip nitong makipaglaro sa bata. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa hanggang sa nagawang utusan ng dayuhang Koreano ang bata
na siyang nagsilbing lookout sa mga taong dadaan sa lugar. Dahil dito ay mas napabilis ng Koreano ang kanyang palihim na pagbabasag sa bato. Hanggang sa magawa niyang mailabas ang isang mahalagang bagay ayon sa batang nakasaksi, kanyang inilarawan na ito ay makinang at maihahambing sa salamin. Kaya kung ang iniisip mo ay maaaring isa itong diamond, ikaw ay hindi nagkakamali. Nang makuha ng dayuhang Koreano ang nakapaloob na mahalagang bagay sa malaking bato, siya na rin ay umalis sa lugar ng biglaan. Hindi man lamang siya nagpaalam sa kahit sino man, maging sa batang kanyang naging malapit na kaibigan. Mga ilang taon na ang lumipas at ang batang kaibigan ng Koreano ay isa ng binata. Ito na rin ang panahon noong aming napuntahan ang lugar at ang binata mismo ang siyang nagkwento sa akin ng kanyang karanasan. Nang aking sinuri ang malaking bato na hugis kabuti, meron akong nakitang mga maliliit at basag na piraso ng simento. Sa aking sariling opinyon ay may harang ang butas kung saan ay sinemento ito ng mga sundalong Hapon. Ito ang siyang unti-unting binasag ng Koreano hanggang sa nagawa niyang makuha ang nakapaloob na diamond. Ayon sa binata, malinaw pa niyang natatandaan noong inilabas ng kanyang nakalimot na kaibigang Koreano ang diamond mula sa butas ng malaking bato. Ang sukat daw nito ay halos singlaki sa kamao ng kanyang kaibigang Koreano. Ngunit sa mga panahong iyon, isa lamang siyang bata na walang nalalaman ukol sa mga bagay na ito. Ang importante para sa kanya ay nakita niya ang kanyang kaibigang Koreanong masaya na nakuha ang bagay na kanyang hinahanap. Pero ang hindi niya alam ay dito pala magtatapos ang kanilang pagkakaibigan kung saan ay hindi na pala sila kailanman muling magkikita. Ang aming pakay sa lugar ay ang suriing mabuti ang malaking batong hugis kabuti sapagkat maaaring meron pa itong ibang mga nilalamang diamante na posibleng nakabaon sa iba't ibang bahagi nito. Sa kadalasan, napakakaraniwan sa mga sundalong Hapon ang estilo kung saan ay kanilang ikinalat sa lugar ang kanilang dalang mga kayamanan. Bihira lamang talaga sa kanila ang estilo kung saan ay kanilang nilagay sa iisang lugar ang kanilang kayamanang itinago. Sa aming pagsusuri, kami ay bigong kumpirmahin kung may ibang nilalaman ang malaking batong hugis kabuti. Dapat mong malaman na wala pa tayong makabagong kagamitan na may kakayahang mag-detect ng nakabaong diamond. Kaya ang tangi naming nakikitang paraan ay ang basagin mismo ang naturang malaking bato. Aming nilapitan si Kapitan para ipaalam na aming babasagin ang malaking batong hugis kabuti. Agad naman siyang sumang-ayon basta huwag lamang namin kakalimutan ang aming napag-usapang hatian kung sakaling meron itong laman. Ayon kay Kapitan, balak talaga nilang tanggalin ang naturang bato dahil ang daan ng kinalalagyan nito ay kasama sa kanilang proyektong road widening. Yun nga lang at hindi pa daw dumarating ang kanilang pondo. Hindi naman gaanong matigas ang malaking bato dahil sa kalumaan nito. Kaya nagawa naming unti-unti at dahan-dahang binasag ng pirapiraso. Nang aming mabasag ito ng pirapiraso, wala kaming nakitang kahit isang mahalagang bagay na laman nito. Ako at ang aking mga kasamahan ay hindi makapaniwala na tanging ang diamond na nakuha ng Koreano ang kayamanang nakatago sa lugar.
kaya malakas ang aming paniniwala na may nakahiwalay na deposito at ito ay maaaring nakatago o nakabaon sa ibang lokasyon. Nang matapos naming mabasag ang malaking batong hugis kabuti, may isang matanda ang lumapit sa amin. Ayon sa kanya, di kalayuan sa malaking batong aming binasag ay may isang lumang saba. At sa lumang saba na ito ay meron siyang natagpuang isang lehitimong marka na nais niyang ipakita. Ang tungkol dito ang siya namang ating tatalakayin sa ikalawang yugto ng bido na ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Regan Francisco, Janja Lorina, Rex Alipo, Maria Deta, Liang Ski, Reza Romenes, Budino Arjan, Rico Bahuyo. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat!